sagot ng pastoy nila na inaangkin ng pastoy ng Seventh-day Adventist na itong Seventh-day Adventist hindi si Kristo yung founder. Nawala ta? Father Darwin, nawala? Nawala ko, nawan? Nawala. Nadungog okay. Muna ko. Nadungog, pero ang okay, imong po. Break up, friend. Okay na. Muna. Okay, yeah. Ang pastor, kining... Yeah. Ang imong i-mention to look a founder, si James White, Ellen White, o sa tungusa? So dito, yun yung inangkin po ni ano eh. Inangkin po ni Pastor Bacalares na yung SDA, kahit hindi po nakasulat sa 27-28 Fundamental Doctrines ng Seventh-day Adventist, inangkin po niya na yung founders ng Seventh-day Adventist, Ellen G. White, James White, and Joseph Bates. Yan po yung inangkin po niya. Harap-harapan po yan. And syempre, ang ating mga kaibigang mga itong tinatawag na mga Seventh-day Adventist, dapat yan po yung tingnan po nila eh. Yung sagot ng pastoy nila na inaangkin ng pastoy ng Seventh-day Adventist na itong Seventh-day Adventist hindi si Kristo yung founder. Kung hindi si itong tatlong Amerikano, meron pang isa doon si Andrews, kung hindi ko kama John or Joseph Andrews. Yun. Okay, so ngayon, i-continue po natin. Ito po yung continuation po natin. Kung hindi po kayo nakapanood ng part 1, so naka-post na po yung part 1, mga sir, mga ma'am. And ngayon, yung part 2, mga sir, mga ma'am. Okay, sige, play po natin. Si Joseph, sa tungkol sa Bates. Joseph Bates. I-repress na ko, ha? Ito, inulit ni Pastor Bacalares yung sagot. Okay, ang akong tubag, walay pangalan gibutang diri. Mm-mm. Pero gusto magkita na ngayo, dito ko nikuha sa uban nga referensya sa Seventh-day Adventist. Yes. Which is, na ang pangalan ni Mrs. White, mm-hmm, na ang pangalan ni Joseph Bates, nasa ang pangalan ni James White. Mm. Wa ba ma-appeal diri iksoon si Kristo, mga founders? Ayun. So, gumamit na po ng technicality dito si Father Darwin Gitgano. So dito ang question is about the founders of the Seventh-day Adventist. Syempre, hindi naman po ito ano, hindi naman po sasabihin po natin na ang Seventh-day Adventist ang kinun po nila na sila po huwad na sekta. So ang kinun po nila na ang kanilang katuruan, ang kanilang sekta ay kay Kristo. So ngayon, parang pinapasok lang po ni Father Darwin yung argumento ni Mr. Bacalares na concerning sa founder. So inangkin po ni Mr. Bacalares na itong si Joseph Bates, Ellen G. White, and James White, ito po yung founders ng Seventh-day Adventist. So gumamit na po ng teknikalidad si Father Darwin. Kasali ba diyan yung pangalan ng Panginoong Jesucristo? Panoorin po natin at pakinggan po natin yung sagot ni Mr. Bacalares. Ang word nga founder manggod dili pareha sa sinabtan sa Seventh-day Adventist sa Roman Catholic Church. Oh, dito na yung founder na nakakaplag. ito na. Sige. Na kumiyong kay ka o founder. Mm. Lahi ang inyong understanding sa word nga founder, ang Bisaya ninyo sa inyong founder is magtutukod. Actually, nakakahiya po itong klaseng interpretation Pastor Chris Bacalares eh. Actually, siyempre meron po mga teacher or doctor of literature or doctor of letters o kumbaga or doctor of English grammar doctor of literature na tinatawag na ano na alam po nila yung basic functions ng tinatawag na noun, verb, adjective, pronoun, yon. Alam po nila, nasa elementary po yun. Elementary, high school, nandyan na yan. So dito, gina-justify ni Mr. Bacalares na iba do yung interpretation ng mga Katoliko at Seventh-day Adventist concerning the word founder. Ano po yung explanation po niya dito? Sige po, i-continue na lang po natin, ha? Unya inyong i-jab dito sa 2018, nga diin wala man ang word na founder. Ah, it, it, it,
tinatawag po itong fallacy of silence and also tinatawag na rhetorical fallacy. E bakit po? Kahit hindi po nakasulat letra for letra yung word na founder sa St. Matthew chapter 16 verse 18, but the essence and meaning of the word founder, na ibig sabihin establisher, origin, yan. Nandyan po sa ano? Nandyan po St. Matthew chapter 16 verse 18. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesus Cristo, "Thou art Peter, I will build my church." The word build, I will build, ibig sabihin the act of building. Yon. So ang tao, ang isang person or ang noun na merong action of building, o meron po siyang act of building, so ang tawag po sa kanya, establisher, builder, or founder. Yan po, mga sir, mga ma'am. Yan. So ngayon, sabi niya, ay wala naman pong mabasa po dyan eh. So ibig sabihin, si Mr. Bacalaris, nagbabasa ng mga salita sa banal na kasulatan na hindi po gumagamit ng tamang comprehension grammatically. Yan po mga sir. Okay, continue po natin mga sir, continue natin. Nga build na may tuwa dito. So kibali, kung mag-isgot og founder, kami mo'y magubad, ana nga definition. Ganun po ba? So ibig sabihin, meron na pong sariling rules of grammar itong Seventh-day Adventist. Yan po ba yung ano? Yan po ba yung itinuro ng itong tinatawag na ang mga Adventist colleges? Gumagawa na po sila ng sarili po nilang rules sa grammar. Ay, nalang. Ano po? So, gumagawa ng sariling rules sa grammar itong mga taong ito. Sige, continue natin. So, sabi niya, yung pagkakaintindi nyo, no, iba sa amin. Iba daw sa atin, ha? Kasi iba daw yung pagkakaintindi nila sa word na I will build or the term founder sa interpretation ng Katoliko at interpretation po nila. Tuwan ko lang kung... Ako, totoo lang po ha, nahihiya po ako eh. Kung ako yung member ng Seventh-day Adventist, mahihiya po ako kung ganito po yung ano, ganito po yung argumento ng aking pastor. Eh bakit po kasi nag-aaral po tayo eh. Alam po natin yung basic rules of grammar at saka yung tinatawag na mga functions ng mga words sa isang sentence. Basic po yan eh. Merong verb, merong tinatawag na noun, merong adjective. Basic rules po yan eh. Pag meron po kasing sentence, meron po siyang standard function. So dito, ang pinagdidiskusyonan po nila, yung ang argumento na pinagdidiskusyonan po nila, concerning the word founder. Kasi iba daw yung interpretation ng Katoliko at sa kanila. Kasi sabi niya na ang interpretation daw po ng Katoliko, founder, ibig sabihin builder, originator. Tama naman po. Yan po kasi nakasulat sa mga dictionary. E sa kanya, iba. Nagbabasa din po ng dictionary. Okay, sige, ano po natin? I-continue po natin, ha? I-continue natin yung kanyang argumento. Dili ang nangutana. Muna akong tubag, igsuong gitgano. Kung sa manday na definition sa founder, igsuon. Dagan mag definition sa founder. Nagadepende siya sa context. Nagadepende sa context. Ano ba ito? Talagang natatawa po ako sa argumento ni Mr. Bacalaris eh. Sige po, continue natin. Nga daghan og meaning. Just like for example, watch. Nay watch nga noun, nay say watch nga verb. So kung man yung kag-founder, nagadepende. Ang layo-layo na ng explanation niya, no? Ni Mr. Bacalaris. Ang tanong is ano yung definition ng word, the word founder? Sa depende. Sige, dapat tumbukin na po niya eh. Sige. Sa context. So, this nga area, ako mo ingon, dili. Nawa na po siya, ison. Nawala na naman si Mr. Bacalaris. Okay. Nawa si Pastor. Nawala ang connection ni Pastor. Pastor, nawala ka? Pastor. Ang audio. Sige. Ang audio niya, nawala. Nawala. Yung ano. Nandiyan na. Ah, sige, gawala-wala ang signal. Sige. Sorry. So, unsa may... Sige, go. Mumapalok na ko, Pastor. Paliyo. Unsa may exact isaya sa founder?
O ito. Base sa pina-translate na po ni ano, pina-translate na po ni Father Darwin si Pastor Bacalares concerning the word founder. Eh bakit po kasi iba yung presentation po niya sa definition eh. Definition yung hinihingi pero ang ginagawa ni ano, ni ginagawa ni Mr. Bacalares, hindi po niya maibigay yung exact definition, ang ginagawa po niya comparison. Hindi po yung tanong eh. So dito pa lang, kung sa puntos po ito, hindi po nakapuntos si Mr. Bacalares dito. Eh bakit po kasi unresponsive eh. Okay, continue natin. Okay. Okay. Nagamit mo yung old dictionary. Ayun, di ba? Di ba itong si Mr. Bacalares nung last na naghahamon po siya. Sabi niya, walang referensya. Biblia lang. Di ba? Yan po yung sinasabi ni Mr. Bacalares eh. Huwag tayong gumamit ng referensya. Walang rules. Ngayon, gumamit ng referensya. Nag-o-object pa. Ay na lang, oh. Sabi ninyo, walang ano. Walang rules. Walang... Ngayon, anong ginagawa ninyo? Parang kinakain ninyo ang sarili ninyong ano, ah. Sarili po ninyong suka. Diba? Ay, sige, continue natin. Pero kung tugatang po nimo, eh wala ro ba tayo reference? Hmm. Ako basawan. Oh, okay, problema. Masahig soon. Okay, ako basawan. Sige. So, babasahin po niya. So, kinuha pa po ni, ano, kinuha pa po ni Mr. Bacalares yung, ang dictionary. Ang tawag na English Visayan Dictionary. Hmm, sige daw. Mano siya, makita mo ninyo. Hmm. Okay? Ako basahin ang word nga founder dere. Sige. Ano raw? Sabi ano raw siya, yung ano? Ang nakabutang diri, kadyat. Sige daw, tingnan natin. Okay. Founder ha, founder. Tira. Sige. Founder? Hmm. Tagakaplag? Magkakaplag? Actually, hindi po eh. Ay, nanlilin lang itong pastoy na ito. Founder nakalagay daw pagkatapos nakakaplag. Yung term na founder, hindi po yan verb. Noun po yan. Ay, nalang siguro ang binasa po niya, the word found. Yung the word found, meron po kasing ano eh, meron po kasing, yung sinabi po niya, tama po yun, na meron po mga meanings. Meron pong noun, meron pong verb, meron pong adjective. Depende sa pagkagamit. Pero yung binasa po niya, hindi po founder eh. Found yung nakalagay. Eh bakit po kasi, ganyan na ba talaga ka sira ang utak ng nagsulat ng dictionary na ginagamit niyo, Pastor Bacalares? Ha? Ngayon, ano ba yan? Possible na ang inalagay dyan, found. Yes, naniniwala ako. Eh bakit po kasi ang past tense ng find. Pero hindi po pwede na ang noun po niya gagamitin po finder, founder. No! Wrong po. Ang noun ng tinatawag na find and found, ang noun po niya finder. Finder po. So kung gagamitin po ninyo na yung aklat ninyo na tinatawag na the 27 or 28 fundamental doctrines na nakasulat sa mga aklat po ninyo, nasasabihin po yung founder si Ellen G. White, nakakaplag, ay hindi po yun pwede. Eh bakit po? Kasi pag sinasabing verb po kasi, dapat meron pong receiver. Meron pong tinatawag na receiver sa action na ginawa ng isang noun. Eh ang sinabi ng aklat nila, what people need to know, actually, na-present din po ito ni Father Darwin. Eh. Ito po ha, page, ito yung gift of prophecy. Yung ginamit ito ni Father Darwin. Eh. Ito po, babasahin ko po mga sir ha. Ito po. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist. Saan dito ang receiver? Kung verb ang ginagamit dito na founder, itong founder dito, verb po siya, sino ang receiver?
ano ang receiver? Kaya nga gumamit po ng one of the. Ibig sabihin po dyan, particular. Particular na o na binabanggit na nag-identify sa function ng noun na sinabi ng kanilang aklat. Ay, nalang. Ano ba yan? Mga member ng ano, member ng Seventh-day Adventist, yan po ba ang pag-iisip ng ay nalang. Sige, continue na lang po natin talaga. Natatawa po ako at naaawa eh. Sige, continue natin. Nasa in English nga establish, to establish. Example. Oh, another meaning po niya. Another meaning po niya sa word found, hindi po founder. 'Di ba? Oh, umuha na naman po ng ano, ng aklat. Kini. Sige. Merriam-Webster Dictionary. Ano ba yun? Anong edition yan? Katong gigsulti na kong taga-taplag na adiri. Sige daw. Na sa adiri ang word nga established. So, gusto po niyang ano? Gusto po niyang bigyan ng dalawang meaning yung word na founder. Nakakaplag and establisher. Ano ba yan? Ay, nalang. Sige, continue natin. Sige. Founder? One that founds. Yan. So, nakakaplag. One that founds. Hindi po. Yung pouch po dyan, act of establishing po yan, act of building. Ay, ano ba ito? Actually, swerte lang po siya na pari po yung kaharap po niya. Eh, bakit po? Kasi yun po niya. Yun po yung tinatawag na... kaya, yun. Diba? Actually, wal. Ay, talagang ako na sa totoo lang po, naaawa po ako eh. Sa argumento ni Mr. Bacalares dito, naaawa po ako kay Mr. Bacalares. Insulto po ito sa mga Seventh-day Adventist na mayroong pinag-aralan eh. Insulto po ito sa mga Seventh-day Adventist na tinatawag na graduated from the Adventist colleges. Eh bakit po? Kasi basic po yan eh. Basic po yung grammar eh. Yung English grammar, basic po yan. Even nga yung tinatawag na Tagalog. Si Mr. Pastoy Ugok. Pasok ka po, Pastoy Ugok. Sige po, papasukin po natin ito. Kasi pag tayo po yung papasok po sa kanya, bibigyan po niya tayo ng number na patatawagin po yung personal. Si Pastoy Ugok. Ito na po. Nandyan na po yung link. I-click lang po ninyo. Pasok po kayo. Okay. Sige po. Okay, sige. Ha? Wala po ito eh. Sige. Continue niyo natin. Establish. Ano raw? Sige. Sinunod na pinaga ko na kung Ixon. Gamit mo ang Webster Dictionary. The one that founds. Found is verb. It is a present tense. Found. Ang iyang past tense is founded. Iyang noun is founded. Ang term find, amo na, nakakapag. Ayun, gilekture ng basic English. Basic grammar. Sige po, na, sige. Ang term find, present tense, ang iyang past tense is found. Ang iyang found gapon. Found gapon. Mm. Ang iyang noun is finder. Yeah. Tinuod. So, dapat gamiton ana pastor dili founder kundi dili finder. Dili ba? Mm. So ibig sabihin pala dito, itong aklat po nila mga sir, mga ma'am, itong sa page 224. Basahin po natin ha. The gift of prophecy was active in the ministry of the Ellen G. White, one of the finders. Dapat hindi founder. Finders. Diba? Dapat hindi po founder yung nakalagay. Dapat finder.
Kung ganyan po yung interpretation, one of the finders of the Seventh-day Adventist. So, ibig sabihin, isa po ito sa nakahanap sa Seventh-day Adventist. So, kung ganyan po yung tinatawag na pag-iisip, so, ibig sabihin, before ang 1863, nandyan na po yung Seventh-day Adventist. Eh, sino ang nagturo sa kanila na nandyan yung Seventh-day Adventist before ang 1863? Diba? Wala na eh. Talagang nakakahiya po. Sige, continue natin. Okay. Sa imong presentation, mo na imo. Hindi po. Ah, facts mong pinag-uusapan dyan. Ah, facts po yung pinag-uusapan, mo na imo wrong. Kaya nga merong dialogo eh. Kaya nga meron pong tinatawag na, actually informal debate po ito eh. Informal na argumentation or discussion para ipalabas po yung ano, ipapalabas po yung katotohanan. Kaya nga eh. So ngayon, kaya nga nagpo-provide ng tamang mga definitions, tamang mga libro para ipalabas yung katotohanan. Hindi po pwedeng sasabihin na, ikaw, ano, ngayong pag-iisip mo, re-respetuhin. Eh, hindi po! Kasi itong tinatawag na, ano, itong debate po kasi is a way of limiting the truth. Isa po ito sa pamamaraan na ipapahayag at ipapalabas po yung katotohanan. So kung ganyan po yung pag-iisip ni Pastor Bacalares, so ibig sabihin, yung ginagawa po niya, yung pagharap po niya sa pari po natin, parang sinasabi po niya na itong discussion na ito, itong discussion na ito, parang battle of opinions lang. No! Mali! Mali po yan! Mali po yan! Sige po, continue natin. Pero ang word magod nga founder, gikan sa word nga found. Ito ha, parang ano na po eh. Actually, kung totoo talaga, na yung binasa po niyang dictionary, founder po yung nakalagay pagkatapos nakakaplag, dapat binasa po niya ulit. Dapat i-insist po niya. Eh bakit hindi po niya in-insist? Bakit? Kasi yung nakalagay doon sa dictionary, binasa po niya, hindi po founder, kundi hindi, found lang. Ng past tense ng ano, past tense ng find. Hindi po noun. Actually, meron po tayong mga teachers dito eh. Meron po tayong mga principals na nanonood po sa programa po natin. Di ba, mga sir, mga ma'am? O meron din po tayong mga kaibigang mga Seventh-day Adventist na yung teacher po ng grammar. Oh, wag na po tayong maghanap pa ng doctor of letters or ano pa. Wala po tayong maghanap. Doon lang po tayo sa tinatawag na basic presentations or interpretations ng English grammar. Wala eh. So ibig sabihin, palpak po yung paggamit po niya sa tinatawag na dictionary na sabi niya, oh, ito, founder. Hindi found yung nakalagay doon, hindi founder. Yan, continue po natin. Ang present tense, find. Whoa. Yan. Busa wala mo sa iyo ning dictionary nga akong gipakita karon lang nga ang kahulugan sa word nga founder ingon siya diri kay ako mo sa pagbalik kay aron ma-accurate ang atong tubag diri sa tanginan. Actually kung yan po yung nakalagay sa dictionary na yan, yung dictionary na yan mali. Mali po. Ha? Mali po. Mali po. Yung kanyang tinatawag na dictionary na bitbit, kung meron pong founder pagkatapos yung mga nakakaplag, ay, maling-mali. Dapat i-recall po yan eh. Kung yan po yung nakalagay, eh bakit po? Kasi hindi po pwedeng mangyayari na ang meaning ng founder na noun, ang meaning po niya, verb. No! Mali! Nakakaplag. Ano ba yan? Ay, nalang. Sige, continue natin. Tagakaplag, magkakaplag. So, tama ang akong explanation nga ang word nga founder, gikan sa past tense nga found, nga ang present tense ana find, meaning nakakaplag. Actually, hindi po problema po dyan yung find, found. Hindi po yung problema eh. Eh bakit po? Kasi the word find, found, verb po yan eh. Action word po yan eh. Ang pinag-uusapan po natin dito is yung noun.
the word founder. That refers to a person na meron po siyang action to build, to establish, or siya po yung originator. Yan po eh. Pero wala. Actually, talaga. Naawa po ako sa ano? Naawa po ako sa tinatawag na explanation ni ano? Explanation ni Pastor Bacalares. O sige, last point po natin. Last point. Magbabasa po ako sa mga comments po ninyo. Ang founder. Naabi rin. Nabasa na ako. Or, may disestablish. Actually, duda po ako sa ano eh. Duda po ako sa dokumentong ginamit eh. Pindi lang sa paggamit sa sentence. Okay, so dito, siguro baka hindi na po ano, nakita po ni Father Darwin na wala na pong capacity to answer the question. Si Mr. Bacalares concerning the grammatical functions ng word na found, find, and also the founder or establisher. Kasi parang, tawa po ako dito, merong teacher dito. Oh, kine-question na si ano, kine-question na si Mr. Bacalares. Ay, nalangin ako. Actually, ang paniniwala ko na yung binasa po niya hindi po word na founder eh. Ang binasa po niya yung word na found. Yan, tama naman po 'yon. Kasi ang word po kasi na found, marami po siyang meaning. And kung ang present tense po niya find, past tense po niya found, pero hindi po pwede na ang noun po ng tinatawag na find or found na action word or verb, gagawin po niyang founder. No! Mali! Finder ang noun po dyan, hindi po founder. Ano ba yan? Ito bang pinagmamalaki ng mga Seventh-day Adventist? Ayun. Wala na eh. Sige, last point. Pwede ang kahulugan nakakaplag? Depende sa sentence? Actually, dito po kasi, sige, granting without admitting, ha? Depende sa pagkagamit. Pero dito po kasi, kung titinan po natin, ito sa aklat po nila, page 224, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders. Nakakaplag? Ay, mali yung presentation ng aklat po nila. Eh bakit po? Kasi ang word dito na founder po dito, tumutukoy po ito kay Ellen G. White eh, na meron po siyang act of establishing eh. O, diba? Hindi po act of yung nakakaplag. Nakaplag. Pagkayabag.